So ngayon, siyempre, dahil sa kachika niya, pumunta siya dun sa dispenser. Alam niyo naman sa dispenser, dalawa yan. Mainit saka malamig. So sa kachika niya, saan siya napunta? Malamig. Sa malamig. Nung hinahalo na niya, sabi niya, ay, paano hindi nakahalo? Hindi ano nangyari dito sa kapi ko? So anong tawag mo doon? Ice coffee. Katangahasin. Nagkamali. Yung ibig sabihin, hindi lahat ng mali ay kasalanan. Yung pagtimpla ng kafe, medyo may pagka-katansyon. No? So pag-tagubin na lang natin sa pangalan na katans. Katans? So, pero lahat ng kasalanan ay mali. So let's continue with Peter. Peter reacted as a person. Alam niyo naman yun. Kasi si Pedro, wala mong isang pinag-aralan. Mas magaling pa kayo kay Pedro, ha? Mas magaling pa tayo kay Pedro. Si Pedro mangingisda ka niyan. Kaya kung pinapapunta siya sa Roma, sabi ni Jesus Christ, Hoy Pedro, pumunta ka sa Roma. Sabi ni Pedro, ano naman ang gagawin ko sa Roma? Ang dalang ko lang naman mangingisda. Yun ang nagustuhan ni Jesus Christ. Kasi masyado siya mapagpumbaba. Hindi masyado mapaglahat alam. Ganyang tao, hindi naman alam lahat, alam. Nagmamagaling sa lahat ng bagay. Hoy, kahit kapag-graduate ka, hindi lahat alam mo. Ako, hindi ko alam lahat eh. Yung tangent ng tangent lang alam ko. Hindi lahat. May alam ka. Tama yun. Pero hindi lahat alam mo. Yung alam mo, pwede mong ituro sa akin. Yung alam ko, pwede mong ituro sa iyo. Kaya na napakaganda ng pagiging Kristiyano, it is because it is sharing of knowledge to everybody. Ngayon, sasabihin mo, saan ang kabuuan ng Holy Spirit? Where is the fullness of the Holy Spirit? This is also in the Bible. We can say that those people who are also gathering at this time, the Holy Spirit is with them. Nasaan natin ang Holy Spirit? Hindi natin sinasabi na wala. Pero ang kabuuan, ng banal na Espiritu ay nasa simbahan nito. Bakit naman ako sabi, Father? Sinasabi mo na kasi pare ka. Di sinasabi ko kasi kanino binigay yung susi? Kanino ba siya binigay yung susi? Kay Pedro. Sino si Pedro? Siya lang naman ang kaunahan ng Papa na pinagkatiwalaan ng Jesus Christ. So sino nakatagalan sa Vatican? Yung Papa. Kanino may atin yung Vatican sa inyo ba? Kanino may ari ko? Sa katuloy ko yung... So the fullness, ganda na natin, the fullness of the Holy Spirit is in the Roman Catholic Church. Tapos na ang laban. So, as we continue of this gospel, Jesus Christ is trying to correct Peter. You, Peter, do not be a plot to the purpose of God because I came here in order to go to the cross. No? I came here in order to go to the cross. I cannot bring this mind because if I came here because I go to go to the cross. You know what is the symbol of the cross? The symbol of the cross before Jesus Christ went to the cross, before Jesus Christ was crucified, that is shameful sign. Nakakahiya. Kapag ipinagod ka sa cross noong panahon nila, nakakahiya. Masyadong nakakahiya yun. Masyadong degraded sa pagkatao ng isang tao. Yung pinaka nakakahiya ng isipin mo, yun ang simbolo niyan. But when Jesus Christ go to the cross, He changed the image of the cross. Now the cross is not a symbol of shame, but a symbol of mercy. The symbol of compassion. The symbol of salvation. So because of Jesus Christ, He can change things. Kaya, kapag nasa iyo si Jesus Christ, kahit ano pa pinagdadaanan mo, mababago at mabago yan dahil si Jesus Christ can change everything. Kaya niya nang baguhin ang gabi sa araw, ikaw pa kaya? Kaya niya nang baguhin yung kulay ng buhok? Yung ugali mo pa kaya? Kaya mo yan. Ayaw mo lang kasi nakikipilit ka.
may sipok. Huwag kami kukulit kung sa may sipok, sa may tsunog. Huwag ka doon. Pangit yun. Muna kung pa lang silang maganda, paano pa naman ititempo kung magpapakita yung pangit? Diba? Kaya ganun yun. Pag temptation means, dapat masarap. Di ba ganun? Kakain ka ba kung migayan? Siyempre hindi. Kakain ka ba ng lechon kung ang flavor niyan ay makait? Hindi mo kakainin niyan. Katansyon. Pero kung alam mo, sarap, kakainin niyan. That's temptation. That's temptation. Satan set himself in a beautiful context, in a beautiful presentation in order for us to be tempted. In order for us to be tempted. Kung si Pio Pascual panic, sisigaw-sigaw ka ba ito? Hindi. So, sisigaw-sigaw kasi nagbabakuhan ka. Temptation yun. Pag may asawa ka na, ang pinakagwapo sa lahat ng balat, basta ang tapos sa balat ng buwan yung asawa mo, yun na yun. That's why you said yes to the father. Kasi nasabi ng father, Hoy, ikaw ba? Mahal mo ba ito? Dapat sumagot ka, oo, father, di ba? Because siya ang pinaka maganda sa iyo. Kaya nang pinakasalan mo eh. Ngayon, sasaktan mo. Kung sasaktan mo lang din ka, unang paksaan at unang ligawan. Kasi wala ka namang karapatan saktan ng isang tao. Kung hindi mo naman kayang panindigan, ang dapat panindigan. So kaya, nagtatapos ang isang relasyon kapag nagsabi ka ng propose. You can appreciate. Magkaiba yan, ha? You can appreciate things, but you don't desire them. Magkaiba yan, ha? Magkaiba ang appreciation sa desire. Ina-appreciate ko kasi ang ganda nito. Pero kung desire ko na to, dadali ko na yan sa minato. That's wrong. Ina-appreciate ko lang. Ganun yun, ha? So, what is pain? What is suffering? That is the image of Jesus Christ of the gospel today. Why, Father, we have to suffer? Kung pwede naman sana lagi lang masaya. Kung nagpapasa kayo ng libro ni Scott Speck, The Road Less Traveled. No? Yung libro niya, psychologist siya, Road Less Traveled. Ang unang words na doon, life is difficult. Hindi madali ang buhay. So tanggapin na natin yun. So, talaga naman hindi madali ang buhay. May kaibigan ka pang desert picture. Hindi madali ang buhay. Ngayon, sisihin mo ba sarili mo? Hindi mo yung kaibigan mo siya. Tanggapin mo. Tanggapin mo. Hindi naman ibig sabihin na nagsasabi siya kung kang makinig. Ano ka? Pag magkaibigan, ibig sabihin, nakikinig sa isa't isa. Pag mag-asawa, nakikinig sa isa't isa. Kaya makakaibigan kayo. Kapag hindi ka nakikinig sa kaibigan, hindi kaibigan ko rin mo yan, si Mube. Slave. Slave ang tawag ko. Nagahanap ka, kaya tayo utos-utosan. Kasi nga, may nakaraan ka na inutos-utosan ka din. Psychological upad niyang what is this? Effect. Minsan inabuso tayo, kaya gusto na din mag-abuso. Effect yan psychologically. Tingnan mo. Bakit ang simbahan ang ayaw ng divorce? Masakit ang sabihin. Bakit ayaw ng simbahan? Kasi hindi sa'yo. Ang iniisip ng simbahan, doon sa bata. Dahil may effect yan. May effect yan. Kaya kami mga pare, hindi kami nag-aasawa, di ba? Kasi sa simbahan kami. Para doon sa mga batang yun, nalagamit ako ng papa. Hindi pa. Ng father feelings. Masyado mabilis ang utak ni Bibi ko. Bawal yan, mental. So, father feelings. Kasi hinahanap ng isang bata ang father feelings. Dito sa Japan, di ba, napaka-rampant ng kanyang ng divorce. Pero nung nakasin ako sa school, wala na kami Mother's Day, wala na kami Father's Day. Kasi yun, di ba, walang father, di ba, walang mother. So ngayon, pag nagpa-Father's Day kami, sino sama? Wala siya mo, sa gato ko. Oh, wala, wala siya mo naman. Ano ako mo, kasi ito, sino ko sa'yo?
susubutin ng nauna na sa langit, at least alam nila, nauna sila sa langit. So let's go back to the gospel of hope. Why we have pain? Magkaiba din ang pain sa suffering, no? Magkaiba din. Lahat tayo masasaktan. Ikaw ba naman lahat ng pain? Masakit yan. So lahat ng tao na nangyayatigo, nakakaramdam ng pain. Pain. Sabi nga ni Father Joel, ano ba yung pain? P-A-I-N-S. Diba? Pain. Pain. Ano daw yun? Positive attitude and negative situation. Memorize na yan. Pwede na ni Facebook. Positive attitude in negative situation. Kasi ang cross is positive. It is not about pain. It is not about suffering. It is about salvation. It is about your salvation, my salvation. And to those people who does not want to go to the church, they are part of our salvation. No? Dakara, you are the instrument for these people. Ha? Yung mga hindi nagsisimba, tayo ang instrumento nila. Tayo dapat ang magdadasal para sa kanila. Kasi ngayon hindi na sila pumupunta. So, sino pa magdadasal sa kanila? Hindi din naman natin dadasal. Sabi ni St. Paul, natural lang naman, idasal natin ang ating kapamilya. Natural yun. Idasal natin ang ating mga kaibigan. Natural yun. Pero, hindi natural kung idadasal natin yung mga tao na hindi nakakilala sa atin, ngunit idinadasal natin. Because we are, you are the instrument of these people. How these people will be converted if we will pray for them? Alam niyo ba si St. Paul? Pwede yung mahaba ang pili nito? Alam niyo ba si St. Paul? Si St. Paul, na-convert siya because of the prayers of other people. Kilala niyo na si people. St. Paul, he is a persecutor. So, from persecutor, become independent of the Catholic Church. So, that's why the cross is very important for us. But, sabi ni Father Corbus, sabi ni Father Corbus, kung tayo tatambay naman, kung nahihirapan tayo, you have to move on. Mag-move-on ka, daan-daan. Mahirap man, pero kailangan mong gumanaw. Hindi ka pwede nandungan lang sa kwarto ninyo, hindi ka pwede nagmumukmukan na dyan, hindi makatulong sa iyo. Because after the cross, what happened? What is the promise after the cross? It's resurrection. Jesus Christ did not stay on the cross. Hindi siya pangbuhi doon. Umalis siya, dinila sa tomb, at nakita natin lahat kung paano siya nabuhay. So pain, suffering is part of human journey in order for us to live again. In order for us to live again. Because being a Christian, it is normal to have pain and suffering. But we have to walk together, sabi ni Pope Francis. Ano sabi ni Pope Francis? We have to walk together. Together. Ibig sabihin ng sama-sama, hindi individual. Because this pain was, no? Was founded together. Si Jesus lang naman din. Mag-isa yung hindi niya ginawa ito. Pwede naman niya gawin eh. Di ba? Diyos niya eh. Anak ng Diyos. Nasa kanya ang lahat ng power. In order to create this church, in order to work this church, bakit kailangan niya pa ng 12 disciples na hindi naman pag-aral niya ba? Kasi, bakit yung pinili? Hindi naman saan pili niya yung mga Pariseo sa mga Sadiseo ng pag-aral. Bakit pinili niya yung mga hindi? Pinili niya yung mga hindi para mas maipakita ng ating Panginoon Jesucristo na kahit yung malang-malang wala, kapag nagsilbi sa Panginoon, tutulungan ng Panginoon. Tutulungan ng Diyos. I did not choose you. I did not choose you. It is Him who chose you. Si God ang pumili sa
hindi ako. Ginawa ko lang ang nararapat dahil galing sa kanya. Sinusunod ko lang ang gusto ng ating Ama. At ako, Pedro, pasasaan ba? Madadali na ating buhay. Kaya huwag kang maging adlaw sa gustuhan ng Ama. Kasi kung magiging adlaw ka sa gustuhan ng ating Ama, hindi kayo maliligtas. Kasi ang cross lamang ang paraan kung bakit maliligtas ang tao. Kaya kung tayo nahihirapan, huwag kang mag-alala. Dahil pasasaan ba, matatapos at matatapos siya. Kung dadahan-dahan kang gagalaw, huwag kang tatambay kung nahihirapan ka. Gumalaw ka para makita mo ang liwanag. How will you appreciate light sa gabi? Paano mo na-appreciate ang star? Humilakap ka dyan sa harap kahit napakainit. Can you appreciate the star? Ang star din umaga lang yan, nandyan lang naman yan. Hindi lang yan sa gabi, umaga na dyan sila. Pero you only appreciate the star, it is because it's dark. You only appreciate light because you are coming from the dark. You will not appreciate light if you did not experience darkness. You will embrace that if you really suffer. Kung naghirapan ng Diyos, then you will appreciate the mercy of God. Napakahirap intindihin, pero yan ang paraan ng ating Panginoon kung bakit tayo